Hello po mga kamag-anak ni Auntie Auring at saka mga kaibigan ni Auntie Auring. Good day or good night po sa inyo lahat. Just want to gusto ko lang pong magbigay ng mga comforting words galing sa Bible and Spirit of Prophecy sa ating mga nalulungkot na mga kamag-anak at mga kaibigan. Ngayon po, sinulat ko po ito kagabi and ngayon po ay gusto kong i-video para sa inyo. Comfort for the bereaving family and friends of Auntie Auring, Aurea A. Pasamba. So, ang sabi po dito sa Bible, sa ano nga ba ito? Sa 1 Thessalonians 13, verses 13. Asabi po dito, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep. Yung mga namatay po sa Biblia, ang tawag po sa Biblia ay nakatulog. Kasi para sa ating Panginoon, ang kamatayan daw po ay tulog lang. So parang natulog lang. Lest you sorrow as others who have no hope. So sinasabi po ito sa atin galing sa Biblia na hindi natin kailangan malungkot na parang wala ng pag-asa dahil ang kamatayan po ay pagtulog lamang. Tayo ay gigisingin pag tayo ay mamatay, tayo ay gigisingin pagkadating ng ating Panginoon. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. Kung tayo ay namatay na naglilingkod sa ating Panginoon, tayo ay bubuhayin ng Panginoon. Naaalala ko po yung mga martir. Karamihan ng disipulo ni Jesus Christ ay namatay as martir. Maliban lang kay John the Revelator, hindi pinayagan ng Diyos na mamatay pa si John the Revelator dahil meron pa siyang kailangan gawin. So, sa aking pong palagay, kung meron pa tayong kailangan gawin sa buhay para sa Panginoon, hindi pa ng Diyos papayagan na tayo ay mamatay. Kung tayo man ay payagang mamatay, ay katulad ng mga disipulo, kung tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon at namatay tayo sa paglilingkod, na persecute tayo dahil nagsasabi tayo ng totoo, yun po ay ang ating buhay ay para sa glory ng Panginoon. Ang ating kamatayan ay para sa glory rin ng Panginoon. So whether po mabuhay tayo o mamatay, para sa glory ng Panginoon po. Dahil God will wake us up pagdating niya po. Yun po. So, dun tayo maging loyal sa kayang bumuhay sa atin later. Walang problema mamatay, mga kapatid. Ang problema, pag hindi ka mabubuhay ulit sa eternal life. Ang problema, pagpapunta tayo sa impyerno. So, actually, kaya natin hindi pinoproblema ang unang pagkamatay ay dahil bubuhayin din tayo ng Panginoon later. So parang natutulog lang yan. Kung alam mong magigising ka bukas, hindi naman problema yon. Ang problema lang, pag nagising ka ay papunta ka sa impyerno. Yun ang ating pinoproblema. Para sa ating mga nabubuhay, yun ang ating kailangan masettle. Dun sa mga namatay na, ay alam na ng Diyos kung saan sila papunta. Mayroon pa pong magandang quote dito. Sabi daw po dito, for he himself, ang Panginoon natin ay darating with a shout and with the voice of an archangel and the trump of God. And the dead will in Christ will rise first. So napakalaking opportunity mga kapatid na maglingkod sa ating Panginoon. Dahil pag tayo namatay sa paglilingkod, tayo ay mabubuhay. Mabubuhay, bubuhayin tayo ng Panginoon dahil malakas ang sigaw, ayan o, with a shout. Then we who are alive, yung mga matitira, yung hindi nang namatay dahil mababata pa sila at saka nabutan sila ng second coming, shall be caught up together with them. So magsasama-sama yung mga naiwang buhay at saka yung mga namatay na binuhay ulit in the air to meet the Lord in the air. Yan. Pag dumating yung ating boss, ang ating Panginoon, mabubuhay. Kahit tayo mamatay, okay lang. Pag kung tayo buhay pa, okay lang.
harapin natin ang Panginoon. Basta napagsisihan natin lahat ng ating kasalanan, makakatitig tayo sa mata ng ating Panginoon. Pag meron tayong kasalanan na ayaw natin pagsisihan, yun ang problema. Hindi tayo makakatitig at sa ating Panginoon at tayo ay magtatago pag siya ay dumating. Therefore, comfort one another with these words. Ito po ang aking ginagawa dahil sabi sa Bible, ito daw po ang ating sasabihin, i-comfort natin na tayong mga naniniwala sa Panginoon ay walang problema. Pag naglilingkod tayo sa Panginoon, walang problema kung mamatay man tayo. Basta lahat ng ating nalalaman nating kasalanan natin ay na pagsisihan natin. Kung papatawarin lang din naman tayo sa ating kasalanan, ba't di pa naman tayo magsisi, ano? 100% sure tayong papatawarin. Bakit hindi pa tayo magsisisi? Ganun ba kahalaga ang kasalanan na hindi kailangan pagsisihan? Na hindi natin mapagsisihan? Meron pa pong isang napakagandang quote dito sa sabi ni Sister White. Ang sabi po dito ay napakaganda po. Habang may pag-asa pa, habang kayo po ay humihinga pa, habang tayo ay humihinga pa, ibig sabihin, may pag-asa pa ang Diyos na magsisi tayo. Sa English po, sa book na Prayer by Ellen G. White, page 255, paragraph 3. As long as there is hope, until they resist the Holy Spirit to their eternal ruin, men are guarded by the heavenly intelligences. Hanggang may pag-asa ka pang magsisi, hindi ka papayagan ng Diyos na mamatay ng COVID. Or pag nagsisi ka na, pwede na rin. Pero kung, kasi alam ng Diyos ang mangyayari. So alam ng Diyos kung talagang hindi ka na magsisisi. Kaya meron tinatawag na close of probation. Hindi dahil may deadline na pang submission ng assignment, kundi alam ng Diyos ang future. Pero meron tayong freedom of choice, mga kapatid. So dahil alam ng Diyos ang future, alam niya kahit sa kung kailang panahon na ikaw ay hindi na talaga magsisisi or ikaw ay ganyan na talaga. Pero habang tayo ay humihinga pa, habang tayo ay buhay pa, hindi papayagan ng Diyos na tayo ay mamatay kung in the future tayo ay magsisisi. Yun ang napakagandang pag-asa, mga kapatid. Kung tayo ay humihinga pa, hinihintay tayo ng Panginoon na magsisi. Dahil ayaw ng Panginoon na tayo ay maligaw, na hindi maligtas. Kasi yun ang purpose kung bakit siya bumaba dito sa lupa at namatay, imbis na tayo ang mamatay. Para maiwasan natin yung ikalawang kamatayan, yung second death na sinasabi. Pag tayo namatay, no problem, natutulog lang tayo. Pero mabuhayin tayo later. Ang problemang malaki ay yung pangalawang kamatayan. Kasi yung ikalawang kamatayan, yun maiintindihan mo na hindi ka na ulit magigising. Yun ang problema, mga kapatid. Yung unang kamatayan, para ka lang natulog. Kasi malaman mo, ano, pag natulog tayo, pagka umaga, malay natin kung ilang oras tayo natulog. Pag nalaman natin next time, umaga na. So, hindi problema ang matulog or mamatay in the first death. Ang malaking problema ay yung pangalawang kamatayan. Yung nasa isip mo na hindi ka na ulit magigising magpakailanman. Pwede ka namang gising. Kung nagsisi tayo sa ating kasalanan, alam mong magigising ka later. Pero hindi tayo, pag yung kalawang kamatayan, hindi tayo nagsisi. Pwede naman pala tayo magsisi at patawarin sa ating mga kasalanan. Pero dahil hindi tayo nagsisi, mas naging mas mahalaga ang ating kasalanan kaysa ang pagsisisi, kaysa ang sumunod sa Panginoon. Malalaman natin na kasama natin si Satanas na forever na hindi na tayo magigising. Yun ang napakahirap. Yun ang tinatawag na impyerno. Maliban sa apoy, yung paghiwalay sa Diyos, pagkahiwalay sa Diyos, alam mo na pwede ka naman palang magsisi, pero dahil hindi tayo nagsisi, mali ang ating computation ng buhay, ng mga values, ng kung anong mahalaga sa buhay. Hindi tayo naglingkod sa Panginoon. Pwede naman tayong patawarin sa kasalanan, pero hindi tayo nagsisi. Therefore, nakakatakot na isipin at napakasakit isipin na forever, yung mga nagsisi, mabubuhay sila forever.
Pero tayo, dahil may napakaliit na wala namang kwenta actually yung kasalanan na ba't hindi natin pinagsisisihan. Dahil sa kasalanan, hindi na tayo magigising ulit. Yun yung second death na tinatawag, mga kapatid. At hawang may pag-asa pa na tayo ay magsisisi, men are guarded by heavenly intelligences. Hindi tayo papaarayagan ng Panginoon na mamatay o may mangyari sa ating masama kung alam na ng Diyos na magsisisi pa tayo. Kaya lang, pag ganyan na talaga tayo, hindi na tayo nagsisisi at nakikita na ng Diyos, hindi na kailangan patagalin. Ganto na talaga ito, hindi na magsisisi. Yun ang nakakatakot, mga kapatid. Hindi ko kayo hinuhusgahan kasi hindi ko rin alam ang puso ng mga tao. Ang Diyos lang ang nakakaalam sa puso ng mga tao. Pagdating daw natin sa langit, marami tayong magtataka, uy, bakit nandito ka? So hindi natin alam kung sinong magsisisi, kung sinong hindi magsisisi. Pero ang ating komisyon ng Panginoon ay repent. Pagsisihin ang mga tao, sabihin kung anong problema upang mapagsisihan dahil yun lang ang pag-asa. Hindi tayo makakapunta sa kasalanan na may sa langit na may daladalang kasalanan. Bakit tayo namamatay? Kasi sa kasalanan. Sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. But the gift of God, dun tayo tumutok sa gift. Ang kasalanan ay may kamatayan talaga yan. But the gift, pag yung kung kamatayan lang tinignan natin, malulungkot tayo. Pero dito sa kabila ng verse, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Wow! Hindi natin ito maintindihan kasi hindi magkasya yung word na eternal dun sa ating utak kasi yung ating utak ay limited. So parang hindi kasya sa utak natin. Pero gift ng Diyos, eternal life. Pwede naman pala tayong mabuhay. Hindi lang 70 years, hindi lang 80 years katulad ni Aunt Aurea. Forever! Ang haba-haba nun. Pwede naman pala tayong mabuhay. Ba't hindi pa tayo magsisisi sa ating mga kasalanan? Okay. Ang unang kamatayan ay hindi nakakatakot. Sabi dun sa verse sa taas, ang pangalawang kamatayan yung nakakatakot. Sabi po dito sa Matthew 10:28, do not fear those who kill the body. Kaya pala yung mga martir, hindi sila natatakot kahit sunugin sila. Kahit pugutan sila ng ulo, kahit na si John the Baptist, kahit na ipako silang patiwarik, at so ilagay sila sa langis na kumukulo, hindi natatakot ang mga naglilingkod sa Diyos. Ang kinakatakutan nila ay mapunta sa impyerno. Kasi bubuhayin ka rin lang naman, parang marirefund naman sa iyo yung buhay. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. Yun po ang nakakatakot, mga kapatid, yung impyerno. Sabi po dito, the one who conquers will not be hurt by the second death. Kaya po sinasabi ko kanina, kailangan natin mapanagumpayan lahat ng ating kasalanan sa tulong ng Panginoon. Ang sabi po sa Bible, I can do all things, hindi some things, hindi most things. I can do all things. Ang Panginoon, if God before us, who can be against us? Kasalanan ang kaaway natin. Maliban sa COVID at sa kasakit at saka yung mga iba nating kaaway, ang pinakakaaway natin, ang problema natin ay kasalanan. Pag natanggal ang kasalanan, matatanggal din ang kamatayan, ang sakit, lahat. At yun din ang solusyon. So the one who conquers will not be hurt by the second death. Yun ang kailangan natin. Iasa natin sa Panginoon, katulad ng pag-asa ni Jesus Christ sa kanyang Ama na nasa langit, na lahat ng kanyang desisyon ay pinapanalangin niya. Kung magiging tayong totally dependent kay Jesus Christ, hindi sa ating sarili, dahil hindi natin kaya kalabanin si Satanas. Pag tumatawag tayo lagi sa pangalan ng Panginoon, ang Satanas ay tumatakbo, paalis. Dahil ang mga batas ng great controversy, meron po yan rules of engagement. Tutuksuhin tayo ni Satanas, pero kakausapin din tayo, re-remind din tayo ng Holy Spirit. Sa atin ang freedom of choice. Pag tayo ay nanalangin sa Diyos, si Satanas, no choice na kailangan siyang umalis. Pero pag tayo ay sumusunod sa mga binubulong ni Satanas, no choice din ang Holy Spirit, kundi humina ang boses at umalis din. Mabuti na lang bumabalik sila kinabukasan. Kaya lang si Satanas bumabalik din. Kaya araw-araw, kailangan natin isurrender ang ating mga isip, mga idea, ang mga kagustuhan natin, ang ating pagkain, ang ating mga plano sa buhay, ang ating isip, ang ating pinapanood,
ang ating pinapakinggan at binabasa at lahat ng ginagawa natin, kailangan natin isurrender, mga kapatid, sa Panginoon. Kasi kailangan natin makonquer. The one who conquers will not be hurt by the second death. Worth it po yan. We can do all things through Christ who strengthens us. And just as it is appointed for man to die once, and then after comes judgment. Yan po. Sabi po sa Bible, judgment has come. Yan. So, hinuhusgahan na po tayo. Ang judgment po, tatlong phase yan. Yung investigative judgment, executive judgment, at saka yung judgment. Actually, alam naman ng Diyos na kung sinong maliligtas at hindi. Ang kailangan maligtas at ang kailangan punta sa impyerno. Kaya lang, hindi na iintindihan ng mga anghel lahat. Kaya ang great controversy, kailangan mapatunayan by time. Kaya binigyan si Satanas ng 6,000 years na patunayan ang kanyang idea. Kasi pag pinatay ng Diyos si Satanas diretso, sabihin mo anghel, oh, may tinatago ang Diyos. So kailangan palawigin ang oras, makita lahat ng resulta ng kasalanan. Kaya meron tayong tinatawag na great controversy. Na dito tayo naiipit sa gitna ng great controversy ni Satanas at saka ni Jesus Christ. Ang pinag-aawayan nila ay tungkol sa pagsamba. Oh, mga apelyido natin. Kaya tayo mga pasamba, kailangan natin panindigan ang ating pangalan. Dahil ang pinag-aawayan pala sa great controversy ay ano? Ang pagsamba. Sinong sasambahin? Si Satanas o ang Panginoon? Yan ang problema sa langit. Sinong susundin? Yung bulong ng evil spirit o yung bulong ng banal na espiritu? Sinong susundin? Yung idea natin o yung utos ng Panginoon? Sinong susundin? Yung convenience natin o yung utos ng Panginoon? Huwag kang kumain ng prutas na yan. Wala, bakit kaya hindi binakuran yung pinagbabawal na ano na prutas doon? Yun ay dahil gusto ng Diyos malaman natin ang malaman ang loyalty. Walang problema sa puno, sa prutas ang problema, yung inutos ng Diyos, yun ay susundin ba natin o hindi? Or susundin natin yung ating idea or susundin natin yung idea ni Satanas. Yun po. Christ having been offered, so may judgment. Ano yung judgment? Yan yung judgment na kalista lahat ng ating mga ginagawa sa buhay. Yung ating iniisip. Pero, pag tayo ay nagsisi, nakalista rin dun. Na-erase na yung ginawa. Ang maganda nito mga kapatid, yung nahahalungkat daw ng mga nakaraang kasalanan, yun daw ay trabaho ni Satanas, sabi ni Sister Ellen White. Kaya, lahat ng nagsisisi, siguradong pagtatakluban tayo ng Panginoon. Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time. Not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. Ayan mga kapatid, sigurado tayong papatawarin tayo sa mga kasalanan. Huwag tayong matakot kay Jesus Christ. Huwag tayong matakot sa Ebanghelyo kasi yan ang ating pag-asa. Ano po? So si Auntie Aurea po ay nasaan? Ay siguro nasa Kabaong or siguro nasa ano na nga yung sinusunog. Nasa dun sa ano yung sinusunog tas nilalagay sa lalagyan. Ang hindi po siya pumunta sa langit, wala siya sa impyerno, wala din siya sa langit, wala din po siya sa ano na ngayong gitna. Nakalimutan ko. Sa ano? Wala naman yun sa Bible eh. So, nasaan ang mga patay? Nandun sila sa libingan. Kasi kung wala sila sa libingan, sino yung mabubuhay dun? Kung nasa langit na sila, bakit pa sila mabubuhay in the second coming? Diba? Nandun na pala sila sa langit. So, hindi yun tama yung sinasabi ng iba. Ang sabi po sa Biblia, Ecclesiastes 9:5, for the living know that they will die. Tayong nabubuhay, alam nating mamatay tayo later. But the dead know not nothing. By the way, lahat tayo ay terminally ill. Lahat tayo ay alam nating mamatay tayo later. Kasi ito ay parang trial period lang. Test ano ito? Test period. Tayo ba ay magiging masunurin sa Diyos o hindi tayo magiging masunurin sa Diyos? Tayo ba ay magpapasakop sa Diyos o hindi tayo magpapasakop sa Diyos? And they have no more reward for the memory of them is forgotten. Okay.
The dead know not anything. So pag may nagpakita sa inyo sa mga sumusunod na araw o may nagparamdam sa inyo na si Auntie Aurea, hindi po yun si Auntie Aurea. Yun ay mga masamang espiritu na nagkukunwaring si Auntie Aurea. Yan po, Ecclesiastes 9:5. They are the evil spirits who are trying to deceive you. Yan kasi ang mga kasinungalingan ng kaaway. Sabi ng Diyos kay Eva, pag kumain kayo niyan, kay Adam at kay Eve, kayo ay mamatay. Sabi naman ni Satanas, gamit ang ahas, hindi kayo mamatay. Kaya po hanggang ngayon, yan ang kasinungalingan niya. Namatay na sa COVID. Gusto pa rin niyang paniwalain ang mga tao na bumabalik. Naaamoy daw at saka nakikita, pero hindi yun yung namatay. The dead know not nothing. So, huwag tayong maniwala. Ang safety ay ang Biblia. Huwag nating papaniwalaan ang mga experience natin na parang totoo. Dahil the heart is deceitful above all things and si Satanas kayang i-impersonate ang mga nangamatay. Meron nga kwento eh. May dumating na mga may anak yung isang babae. Pumunta sa gera. Hindi na matagpuan kung nasaan. Kaya sinireport na nung commander niya, "Ma'am, we are sorry to tell you that your son died in the war." So nalulungkot itong babae. Tapos nandun siya sa kitchen, biglang sumulpot yung kanyang anak. Kinakausap siya. Tapos sabi niya, "Ikaw ba talaga yan?" Ganyan, bumabalik-balik pa. Tapos maya-maya, pumunta pa siya sa kapitbahay niya, nananalangin sa mga espiritu. Tapos dun nakakausap niya yung anak niya. Maya-maya, biglang dumating yung totoo niyang anak. Kumatok sa pintuan. Sabi niya, "Mami, nandito ako." "Oh, akala ko ba namatay ka?" Sabi niya, "Hindi. Hindi lang nila ako nagpuan, pero natagpuan nila ako. Hindi kasi nila, mali yung reporting." Sabi, "Sino yung kinakausap ko nung isang araw, nung isang dun sa spiritualism na party?" Sabi, "Hindi ko alam." So, nagkagulo ang database ng mga alagad ni Satanas. Hindi rin nila alam. Ganyan talaga yung mga kaaway ng Panginoon. Magulo rin sila, hindi rin sila nagkakasundo. Kaya bara-bara ang kanilang mga operation. So, hindi po totoo na yung namamatay ay hindi talaga namamatay. The dead know not nothing. Ayan. When his breath departs, he returns to the earth. Ano nangyayari sa katawan natin pag tayo namatay? Nadidecompose. Diba? Diba pag tayo natutulog pagkagabi? Pagkaumaga, kailangan natin matulog. Magtulog, maligo. Bakit? Nagdidecompose yung ating mga balat. Kaya, lalo na pag talagang tayo ay nalagutan ng hininga, ay magdidecompose yung ating katawan, babalik sa lupa, and yung ating hininga ay babalik sa kung saan nanggaling, sa Diyos nanggaling yan. His breath departs, he returns to the earth. Babalik po sa Diyos. Bakit hindi pa ang Panginoon dumarating? Kasi hinihintay pa magsisi ang mga hindi pa nagsisisi. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach to repentance. Bakit tayo inahinga pa? Bakit hindi pa sumasabog ang buong bulkan ng Pilipinas? Bakit hindi pa tayo ina-atomic bomb? Kasi hinihintay, pinapayagan ng Diyos na tayo ay mabuhay pa dahil gusto niya, may nakikita pa ang Diyos na meron pang isang marami pang magsisisi sa mga pasamba. Marami pang magsisisi sa mga kamag-anak. Marami pang mga naliligaw ang magsisisi pa. Kaya patagalin pa natin. Kasi meron mas sigurong nakikita ang Diyos na magsisisi pa. Sabi dun sa isang quotation dun sa taas. Hindi pinapayagan ng Diyos na may mangyari sa atin kung meron pa siyang nakikitang hope na tayo ay magsisisi. "Truly, truly, I say unto you, whoever hears my word and believes who sent me has eternal life. But, yung hindi mapupunta sa judgment. He does not come into judgment but has passed from death to life." Yan! Hindi tayo matatakot sa kamatayan kung tayo ay naniniwala sa Panginoon dahil magkakaroon tayo ng eternal life. Ito po.
But when you give a feast, invite the poor and the crippled, the lame and the blind, and you will be blessed because they cannot repay you. Yan. Lahat ng ating ginagawang kabutihan dito sa ating buhay na ito ay babayaran ng Diyos. Later, you will be repaid at the resurrection of the just. Maganda palang gumawa ng mabubuting bagay dun sa mga taong hindi makaganti. Minsan, iniisip ko yung nangutang sa akin ay ano, bakit hindi nagbabayad? Pero nung nabasa ko ito, sabi ko sana pala hindi ko na lang siningil. Kasi mabait yun. At yung hindi makabayad, ang Diyos ang magbabayad sa iyo. Pag singilin ko, pera lang makukuha ko. Yung pera, alam nyo, maya't maya, bumababa ang presyo ng pera. Nagmamahal ang bilihin. Yung pera mong 15,000, kunti na lang mabibili. Pero kung hindi ko yun siningil, pag second coming, nandun yung kabayaran. Ay, mas gusto ko yung kabayaran na galing sa Diyos kaysa yung kabayaran na pesos lang. Diba? So, whether kung anong ginagawa nating mabuti dito, lalo na dun sa mga hindi makaganti, you will be repaid at the resurrection of the just. No, kapatid, ang Panginoon, hindi tayo nalulugi sa Panginoon. Yung ating mga pesos, gagawin niyang ginto. Anihin natin yung maraming pera, kundi gamitin sa gawain. Gamitin sa gawain para makaligtas ng mga tao. Kung may pera tayo, kung may influence tayo, kung meron pa tayong hininga, at saka meron pa tayong kakayahan sa buhay, kung anuman, kaya natin kumanta, o tumulong, o maghakot ng upuan, o magluto, o kung anuman, mag-smile, o mag-alok ng mga kaibigan na sumimba, at pumunta sa evangelism. Yun ang ating pinakamagandang gawin. Kasi itong buhay na ito, hindi natin siguro at ang ikli-ikli kung i-compare sa eternal life. At lahat ng ginagawa natin, masasaya tayo pag tayo naglilingkod. Hindi lang tayo masasaya ngayon, matutuwa din tayo sa resulta kung sila ay magsisisi. Hindi natin alam kung sino ang magsisisi, pero tanim ng tayo ng mga binhi ng katotohanan sa lahat ng taong napapaligiran natin, nakapaligid sa atin. Luke 14:13 to 14. But God, being rich in mercy, tayo dati maraming kalukuhan. Bakit nang tagal-tagal ng Diyos na hinihintay tayo na magsisi? Nakakapagtaka mga kapatid ang mercy ng Diyos because of His great love which He loved us even when we were dead in our trespass. Nung tayo ay patay sa ating mga kasalanan, binuhay tayo ng Diyos, made us alive together with Christ. By grace, you are saved. Wow! Hindi natin deserve dahil marami tayong kasalanan pero niligtas tayo. And raised us up with Him and seated us with Him in heavenly places in Christ Jesus. Alam niyo ba na uupo tayo sa trono? Sa langit, pag tayo nagsisi, magiging tayong judge. Bakit tayo judge? Kasi babasahin natin yung mga aklat. Bakit si ganito naligtas? Masama naman siya dati, yung pala nagsisi. Bakit si ganito hindi naligtas? Mabait siya pero mayroon pala siyang tinatagong kasalanan. Yun! At makikita natin, pag naiintindihan na natin yung 1,000 years natin sa langit, titingnan lang natin kung bakit ganun, hanggang maintindihan ng mga anghel, maintindihan ng ibang mga tao sa ibang mga planeta, sa ibang mga worlds, kung bakit ang Diyos ay logical, ang Diyos ay merciful, ang Diyos ay just, ang Diyos ay very loving at binigyan niya lahat ng napakaraming libu-libong opportunity na magsisi. At kung anuman yung nasa isip ng tao, kung hindi man siya nagsisi o magsisi man siya, yun ay fair judgment ng Panginoon. Diyan natin, pag naintindihan natin ang resulta ng kasalanan, yun, ayaw na talaga natin magkasala. Yun po ang mangyayari at ang nangyayari sa buong great controversy. So that in the coming ages, He might show the immeasurable richness of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Bakit pinatawad ng Diyos ang aking kasalanan? Hindi natin maintindihan yun. Doon natin maintindihan sa langit. Grabe ang pagpapatawad ng Diyos. For by Ephesians 2:8, for by grace you have been saved. Hindi tayo naliligtas ng ating ginagawang mabuti. Nililigtas tayo. Libre ang kaligtasan. Kahit wala tayong pera, libre yan. Libre ang kaligtasan. For by grace you are saved by through faith. This is not of your own doing. Hindi dahil
mabait ako o ano. Kasi dapat naman talaga mabait tayo, hindi dahil marami tayong ginagawang mabuti. Kasi talaga namang dapat marami tayong ginagawang mabuti. E paano yung mga utang natin, mababayaran ba natin yun? E talagang dapat naman mabuti yung ginagawa natin. So grace yun mga kapatid, this is not of your own doing, it is the gift of God, not a result of works, para hindi tayo maging mayabang. Pero, verse 10, we are His workmanship, tayo ay ginawa ng Panginoon. Created in Jesus Christ para saan? For good works. Diyan tayo mag-i-enjoy. Kung gusto nyo mag-enjoy sa buhay, gumawa tayo ng maraming mabubuting mga bagay and diyan tayo mag-enjoy, which God has prepared beforehand. Ang Diyos pala ang gumawa ng opportunity para makagawa tayo ng mga mabubuting bagay. Kailangan lang natin ipanalangin araw-araw kung ano yung kailangan natin gawin. What do we need to do today, Lord? That is should be our prayer every day. Para sa mga English speaking, that we should walk in them. So araw-araw, tatanungin natin ang Diyos, Lord, ano bang pinapagawa mo sa akin? Tapos yun ang susundin natin. Diyan tayo makakatagpo ng kasiyahan. Walang problema sa buhay. Basta sumunod tayo sa Diyos, God will provide everything. For when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Hindi natin maintindihan ang pagpapala ng Panginoon. Bakit ang Diyos namatay para sa ating mga masasama? Hindi ko rin maintindihan. Pero bakit kaya pala ang Diyos namatay para sa ating mga maluloko? Kaya nakakahiya naman. Tayo ay sumunod na lang. For scarcely for righteous man one will die, yet perhaps for a good man someone will die. But God demonstrates His own love toward us. While we were yet sinners, Christ died for us. Nung tayo pa ay nagnanakaw ng mga prutas ng kapitbahay, namatay ang Diyos para sa atin. Nung tayo ay hindi pa nangingilin ng Sabbath, namatay ang Diyos para sa atin. Nung tayo pa ay nagsisinungaling, nagchichismis at saka kung ano-anong pinag-iimbot, namatay ang Diyos para sa atin, para sa ating mga kasalanan. Nung tayo, nako. Huh. But in while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than having now been justified by His blood. Nung pinitinanggap natin ang Panginoon, ang pagpapatawad ng Panginoon, in-erase niya lahat ang kasalanan. We shall be saved from wrath through Him. Pag tayo ay nagsisi, i-erasin ng Diyos lahat ng nakaraan nating kasalanan. Napakagaling. Hindi ko maintindihan paano nangyari, pero yan po ang nakasulat sa Biblia, i-erasin daw po ang inyong mga kasalanan pag tayo ay nagsisi. For if then we were enemies, we were reconciled through God. Kaya mga kapatid, merong kaligtasan ay para ma-reconcile tayo sa Diyos. Kasi nalayo tayo sa Diyos, hindi natin marinig ang Diyos, hindi natin maintindihan ang Diyos, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero kaya nga tinatawag na atonement, day of atonement at one, para mailapit ulit tayo sa Diyos. Kasi dati si Adam and Eve, araw-araw kausap nila ang Diyos. Pero ngayon, ang tagal na hindi natin nakikita ang Diyos ng harap-harapan dahil sa ating kasalanan, tayo mamamatay pag nakita natin ang Diyos. Ayan po. But where sin abounded, grace abounded much more. Mas marami po ba kayong kasalanan? Mas marami pa rin ang kapatawaran kaysa sa kasalanan. Where sin abounded, alam nyo yung mga maraming kasalanan? Yan pa yung pag nagsisi, yan din yung mahilig gumawa ng napakaraming kabutihan. Tingnan nyo si ano, si Pablo, si Saul. Siya ay ano, pinapersecute niya yung mga Kristiyano nung siya ay makonverte ng Diyos. Ano? Siya ang sumulat ng kalahati halos ng New Testament. Oh? So lahat tayo merong role. Pag tayo ay napatawad, tayo ay nagsisi, meron din tayong role para sa kaligtasan ng iba. Para maligtas din yung iba na gusto maligtas. Hanapin natin. Where sin abounded, grace abounded much more. Romans 5:20. Walang excuse na hindi tayo maligtas. So sabi sa Acts 16, what must I do to be saved? Papaano ba tayo maligtas? Nung nakita natin ang Diyos, ang babait pala ng mga saints, ang babait pala ng mga sumusunod sa Diyos, gusto ko rin maging mabait. Paano ba tayo maliligtas? Ang sabi nung gwardiya ng kulungan sa Acts 16:30, sabi ng mga apostles,
Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. Mga kapatid, mga pinsan, mga lolo at mga uncle at mga auntie at mga kamag-anak at mga kaibigan po, maniwala tayo sa Diyos. Tayo at ang ating sambahayan at tayo ay maliligtas. Then they spoke the word of the Lord to him. So pag tayo naniniwala na, makinig tayo sa salita ng Diyos, katulad ng ginagawa niyo ngayon. And to all who were in this house, in his house. Tapos immediately, he and all his family were baptized. Paano maligtas? Maniwala sa Diyos, makinig sa salita ng Diyos, magpabinyag. Ano mangyari pagka nagpabinyag? O kung nagliwaliw tayo, magpabinyag ulit. O pag meron tayong naintindihan, ganyan ko palang naintindihan yan, magpabinyag din ulit. Kasi sa Bible, ganyan. Pag merong naintindihan, o kaya, he rejoiced. Ano mangyari? Pag may kaligtasan, he rejoiced, having believed in God with all his household. Wow! Pag tayo nagpabinyag at tayo'y naligtas sa ating mga kasalanan, napatawad sa ating mga kasalanan, magiging masaya ang ating buhay. Rejoice! Lahat mga tayo, mga kapatid, all have sinned. Kaya lahat tayo kailangan magsisi. For all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi ibig sabihin na wala tayong alam na kasalanan, wala tayong kasalanan. Malay na ba natin? Meron tayong kasalanan na hindi natin alam kasalanan pala. Kaya kailangan natin hindi maging mayabang. Kasi hindi natin alam, hindi natin kilala ang ating sarili. Ang pinakamahirap ay ang kayabangan. Pero huwag tayong problema. Pag tayo ay magsasubmit, magsisi sa Diyos, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they will be as wool. Isaiah 1:8. Yan. Ito mga good news. I am he who blots out your transgressions. Yan. Sino ang mag-erase ng ating mga kasalanan? Si Jesus Christ. For mine own sake and remembers your sins no more. My little children, these things I write to you so that you may not sin. Ang problema, nagsisi na nga tayo, papaano tayo hindi na magkakasala ulit? Anong algorithm? Paano gumagana ang kasalanan? Paano tayo mag-conquer? And if anyone sins, we have an advocate. Yan ang sabi po sa 1 John 2. Ito ang sinusulat natin, ito ang nakasulat sa Biblia para hindi tayo magkasala. Pero pag meron nagkasala, meron tayong advocate. Yung advocate, yung taga-defend natin, si Jesus Christ. Yung Father, the righteous. Jesus Christ, advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. So, pag nagsisi ulit tayo, kasabihin ni Jesus Christ, God the Father, nagsisi na yan. Huwag nyo nang parusahan, nagsisi na ulit. Pag nagkasala ulit, hindi pa ito nagkasala. Ano pa? Pahirapan pa. Siguro, actually, hindi na kailan pahirapan kasi pag hindi tayo hindi tayo nagsisisi, si Satanas, may permission siyang atakehin tayo. Minsan, atakehin tayo dahil sa ating kasalanan. Minsan, inaatake tayo ni Satanas para lang masubok kung tayo ay totoo. Katulad ni Job. Pero pag tayo ay nagsisi, sasabihin ni Jesus Christ sa ating Panginoon, kay God the Father, nagsisi na yan, hindi na pwedeng atakehin ni Satanas. Hindi na pwedeng halungkatin ang kasalanan na nakaraan dahil nagsisi na yan. Ako na ang ano niyan, yung pinagsisihan niyang kasalanan ay namatay na ako doon. Ako na yung kapalit. So hindi na, yun ang solusyon natin. Si Jesus Christ ang ating solusyon. Imbis na pinagtatakluban niya tayo pag tayo ay nagsisisi. 1 Corinthians 6:9. Itong napakaganda. Alam nyo ba, nung mga masasama will not inherit the kingdom of God, huwag kayong magpaloko. Yung mga neither fornicators, yung nakikisiping sa hindi niya asawa, nor idolaters, nagsasamba sa mga idol, nor adulterers, yan, nor homosexual, mga bading at saka mga nor sodomites, anong ibig sabihin nun? Yan, nor thieves, magnanakaw, nor gubetos, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Pero hindi na dyan nagtatapos ang verse. Ito ang mapakaganda.
Verse 11, 1 Corinthians 6:11. As such were some of you, katulad ng iba sa inyo dati. But you were washed, kayo ay nahugasan. You were sanctified, kayo ay pinatawad na, pinapatawad din. But you were justified, kayo ay inerase na lahat ng mga kasalanan ng nakaraan in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Yan. So kahit pala noong unang panahon, maraming mga ganun mga Kristiyano dati. Pero dahil nagsisi sila, sila ay pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Ayan po. How to overcome sin? Number one, Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pag tayo tumingin sa ating Panginoon, kay Jesus Christ, hindi tayo makakita ng kung ano-anong nandiyan sa TV o kaya nasa dyaryo o kaya nandiyan sa mga tukso dyan. Matthew 26:41, watch and pray, lest you enter into temptation. Manalangin tayo at tingnan natin yung mga nangyayari sa paligid at i-compare natin sa Biblia. Yan po ang sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple, tulog kasi ng tulog. Thy word have I hid in my mouth, in my heart, that I might not sin. Pag talagang nakikinig tayo ng mga sermon na biblical, nakikinig tayo ng spirit of prophecy, mga salita ng Diyos, yan ay nakakabawas ng kasalanan. Psalm 119:11. Yan ang nakakatulong sa atin mag-iwas sa kasalanan. Kasi pag nandiyan ang tukso, maalala natin ang salita ng Diyos. Thus saith the Lord, oh, do not tempt, sabi ni Jesus Christ kay Satanas, nung si Satanas ay nagtutukso kay Jesus Christ, it is written, Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Walang kasalanang hindi kayang matalo ni Jesus Christ. Trust in the Lord with all your heart. Ito ang pinakabuod. Ang problema sa atin, hindi tayo nagtatanong. Ang problema sa atin, hindi tayo nananalangin. Alam naman ang Diyos lahat ng bagay. May solusyon ang Diyos sa lahat ng bagay. May explanation ang Diyos sa lahat ng bagay. Hindi lang tayo nagtatanong. Itanong lang natin sa Panginoon at may explain niya kung kailangan natin malaman. Trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. Hindi ibig sabihin na hindi natin maintindihan ay hindi na totoo. Minsan, ang calculus, hindi natin maintindihan o ang mga vaccine o kung ano man, yung mga ateista, hindi nila maintindihan ang Panginoon. Sabi nila, hindi totoo ang Panginoon. Huwag niyo sabihin na hindi totoo. Sabihin niyo na lang, hindi niyo naintindihan. In all your ways, acknowledge Him and we will make your paths straight. Yan po. Kailangan natin, hindi natin maintindihan ang kaaway. Masyado siyang magaling. Si Satanas yun eh. Hindi natin maintindihan ang ibang tao. Yung sarili nga natin, hindi natin maintindihan. Paano pa kaya ang kasalanan ma-overcome kung hindi natin naintindihan sarili natin? Hindi natin intindihan kung anong tukso ang binibigay sa atin ng ibang tao. Kung anong tukso ang ibibigay sa atin ni Satanas. Ang isip natin hanggang dito lang, hindi natin nakikita lahat. Pero pag tayo'y umasa sa Panginoon, ang Panginoon, ililid tayo at i-guide tayo at puprotektahan tayo. Kasi no choice tayo. Wala tayong pag-asa, mga kapatid, kung di full dependent sa ating Panginoon. Wala tayo eh. Kasi tao lang tayo. Mamatay din tayo. Ang limited ng ating attitude, limited ang ating attention span. Manood tayo ng sermon, makatulog tayo, manalangin tayo, makatulog din tayo. Anong pag-asa natin kung di mag-asa lang sa Panginoon? Sa lahat ng maliit na desisyon at malaking desisyon sa buhay. Then the Lord knows how to rescue the godly from trials. Yan. Pag talagang umasa tayo sa Panginoon, ang Diyos ang gagawa ng solusyon sa ating mga trial. Yung mga trial, ano lang yan? Pagsubok lang yan, kaya nga trial eh. Sabi dito sa Jeremiah 3:33, ito yung telephone number ng Diyos. 3:33, call to me and I will answer you. And will tell you great and hidden things that you have not known. Kaya talagang naiintindihan natin na hanggang dito lang alam natin. Ang Diyos alam lahat. So Lord, tulungan niyo po kami. Yun ang ating panalangin kasi hindi natin naiintindihan. So habang tayo nabubuhay, we should glorify God. Pag tayo man namatay, sana mag-glorify din ang Panginoon. Pag binabasa ko mga kapatid yung ating mga group chat, nakikita ko rin na dahil sa nangyari kay Auntie Aurea na pupunta tayo ang ating attention sa mga spiritual na mga bagay. So baka ginagamit ng Diyos ang mga pangyayaring ito para hindi lang maligtas ang kunti, para maligtas ang mas marami. Yun ang pinakamaganda.
Lahat ng mangyari sa atin, kung nabuhay man tayo, maligtas ang marami. Kung mamatay man tayo, maligtas din ang marami sana. Diba? Glorify God in what we live and in what and how we live and how we die. Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Pag nabubuhay tayo, do all to the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Pag tayo namatay, let us also glorify God. Sana ang ating kamatayan, kung tayo mamamatay, signify, this is spoke signifying by what death we he would glorify God. Mag-isa ng glory to God ang aking buhay at ang ating kamatayan. John 21:19. Ito po ang last verse. And this is life eternal, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Ito ang buhay. No problem pag mamatay. Basta ang mahalaga, yung eternal life. Ano yung eternal life? Yung maintindihan natin ang Panginoon. Yung makita natin ang Panginoon. Yung maisip natin, ma-realize natin yung si Jesus Christ. No, makilala natin the only one true God and Jesus Christ whom you have sent. So yun po ang pinakamahalaga. Huwag niyo isipin yung pera, huwag niyo isipin yung bahay, yung lupa, yung influence, yung kinabukasan. Ang pinakamahalaga ay yung alam natin ang Diyos. Kasi lahat ng mga ito, 70 years, 80 years lang ito, pero yung maintindihan natin ang buhay na walang hanggan, ang great controversy kung paano tatanggalin ng Diyos ang kasalanan sa buong universe, yung lahat ng mga bagay na gustong gawin ng Diyos para sa ating kaligtasan, na hindi tayo papayagan ng Diyos na mamatay kung may pag-asa pa tayong magsisi. Napakaganda ng gospel. Yan po. So, ayan po. Babalik tayo sa ating unang verse. Ang sabi po dito ay I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. Bakit tayo hindi kailangan maging sorrowful? Kasi yung kamatayan ay tulog lang yan. Meron tayong mas nakikitang pinapakita ng Biblia na mas mahalaga, mas malaki, mas mubunga. So whatever happens pag tayo nabubuhay, whatever happens pag tayo mamatay, kung tayo umaasa sa Panginoon, ang Panginoon po ang bahala sa atin. No problem. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ay nagsisisi sa aming mga kasalanan. Marami po kaming mga hindi naintindihan. Marami kaming maling computation, maling decision sa buhay. Patawarin niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan upang gawin ang inyong gawain sa natitira naming mga araw dito sa mundo. Turuan niyo po kami ng mga bagay na tungkol sa inyo upang makilala namin kayo ng lubusan, upang makalimutan namin ang kasalanan at maintindihan namin ang napakagandang plano ng kaligtasan na binibigay niyo sa amin. Salamat ng marami sa pagpapatawad sa aming mga maraming kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.